mapagpalang araw mga katapa! Yan ang ating muling pagbabalik, ang pagluluto. Dahil nga, lagi kong sinasabi, part na ng buhay natin ang pagluluto. Gulay naman at isda ang lulutuin natin mga kataba. Meron tayo ditong dinaing. No, dinaing ko to overnight. Salmon to. Ako lang yung kusang nagdaing yan. Nilagyan ko ng bawang, paminta, toyo calamansi. So, yan yung dinaing natin. Ipo-fry natin para hindi lang natin basta pina-fry lagi yung salmon. No, dinaing ko naman. So, yan. Tapos, ang gulay naman natin, ipiprepare ko pa yung pangsahog niya. Meron tayong, pinagsama ko na mga kataba, hindi ganun karami kasi alam niyo naman yung para ikukonsume lang ng pamilya. Meron tayong beans at chicharo. No, dinagdag ko lang yung chicharo, konti na lang yan. At meron tayong carrots, sayote, yung repolyo, yung magigisa tayo ng gulay. Limang klase lang ng gulay ang ginamit natin. Ayan, kasi iba pa rin yung nagugulay. Tapos, meron akong pinapainit dito. Pwede na natin ilagay ang ating isda. Ayan. Tapos, sa pagpiprito naman mga kataba, ko, lagi kong sinasabi rin na makikita nyo lang pag luto na yan. Ayan. Balikan natin, maya-mayang konti. Pagkatapos nating maluto ang ating isda, inuumpisahan ko ng i-light brown ng ating pangsahog na pork. Tapos, dito naman, pwede na natin ilagay ang ating bawang sibuyas. Oyster sauce ang ilalagay natin dito sa ating ginisang gulay. Konti lang naman na mga pansahog. Kung gusto niyong dagdagan ng ibang klase ng pangsahog mga kataba, pwede naman. Pwede maglagay kayo ng atay kung ano man. Kasi sabi ko nga, yung pagluluto mga kataba, kung ano yung meron tayo dito sa bahay. Pero alam nyo naman, budget. Pero masarap ang niluluto. So yun, balikan natin ng kaunti pag ano na, medyo light brown na ng kaunti ulit. Lagay na natin yung una nating gulay. Pinagsabay ko na dahil hindi na masyadong malalaki ang ating hiwa ng carrots. Sayote, kasama ng ating carrots. At maglalagay na tayo ng konting mga pampalasa. Katulad ng paminta. Ginomoto. Salt. Ayan. Oyster sauce. Haluin natin. Saan natin iuhuli ang ating mga natirang gulay. Palambutin lang natin ang dalawang ingredients natin ng kaunti. Pero wag naman nating i-overcook dahil meron pa tayong natitirang ibang gulay. Yan. Pabayaan muna natin siya dyan. Pwede na natin ilagay ang ating natitirang gulay. Yan. Beans at chicharo. May napasama pang isang pirasong ano. Sayote. Yan. At ang ating repolyo. Haluin natin para sumama ang ibang ingredients at ang lasa ng oyster sauce. Simpleng gisa-gisa lang mga kataba. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng konting tubig. Konti lang. Ayan. Mga ganun lang. Takpan natin. Yan. Pag ganyan kumukulo na, tikman na natin.
Ay! Naku! Masisiya na naman si Mama Taba. Sarap na po. Sure, sure na sure. Simpleng gisa lang ang ating gulay. Pero, promise po, try nyo rin para maging masaya ang ating buhay sa gulay. Luto na yan. Pwede nang i-serve. Ginisang gulay naman tayo, mga kataba. Sari-saring gulay yung ating niluto dyan. No? Kahit ganun kataas ang gulay, nagluluto pa rin tayo ng gulay. Napaka-importante ng gulay sa mesa. At sinamahan naman natin ng ating dinaing na salmon, mga kataba. Toyo, suka, kalamansi lang yan, nilagyan ng bawang. May kasama naman siyang ating atsara dahil meron tayong pritong isda. Yan ang magkakapares, mga kataba. Gulay, isda at side dish na atsara. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panonood! At bye! Ingat, mga kataba!